Hi, good day everyone! My name is Rachel and welcome back to my YouTube channel. For today's vlog, I'm going to teach you guys on how to apply for a calamity loan online. Yes, tama po, online na po dahil hindi naman po tayo makapunta sa opisina ng SSS. Online na lang yung pag-process using our bank account. Ang malo-loan natin ay direkta na papasok sa ating bank account. So before that, meron lang tayong mga kailangan sagutin ng mga frequently asked questions. Like, what if meron tayong existing na salary loan, kung makaka-avail po ba tayo? So yung sagot dyan ay yes, pwede po tayong maka-avail or pwede po tayong mag-apply ng calamity loan kahit meron tayong existing na salary loan. Kasi ito naman ay program ng government through SSS. Ito yung tinatawag natin na CLAP, CLAP, Calamity Loan Assistance Program. So ito siya, no? So I believe lahat naman ng lugar na basta may declaration lang na na may calamity doon ay pwede po yung mag avail ng calamity loan, kasi parang tulong kasi yan ng government sa atin panimula para makabangon ulit tayo sa crisis, no? So next question, magkano yung maloloan natin dito? Yung maloloan natin dito ay equivalent po sa 1 month natin na salary. So yan po yung 20,000 po. Tapos parang may babawas lang sila na 200 pesos. So yung papasok sa ating ATM ay 19,800 pesos. So, yun po. So, ito pala program ay, itong CLAP, Calamity Loan Assistance Program, ay nag-start noong June 15, 2020 at matatapos po siya sa September 14, 2020. No? So, mga 5-9, kung gusto niyo pong mag-loan ay pakinggan niyo po ito, panoorin niyo itong video na to at sundan niyo na rin po para makapag-loan na rin kayo online. Hi guys, so ngayon ay pupunta na tayo dito sa website ng SSS para mag-file na tayo ng calamity loan online, no? So ito, mag-type tayo guys ng www.sss.gov.ph. Ito naman, nakita natin dito. Ayan. Tapos, Republic of the Philippines Social Security System. Yan, ito. So, next, pindutin natin itong I am not a robot. Tapos, click submit. Okay. Pasensya na guys, kasi na timing ang lakas ng ulan na nag-aano ako eh. No, nasa momentum na ako ng recording eh. Ayan. So, click on member. So, ayan ya guys, magsusulat na natin dito yung ating username and password. So, dapat din natin ito nakakalimutan kasi mahirap pag nakalimutan natin, kailangan pa natin mag-forgot user ID dito or password, di ba? So, ngayon, i-input na natin yung ating user ID and password. Ayan guys. Hello guys, so after natin ma-input yung user ID and password, ay babalik po siya dito, no? So, kailangan natin pumunta ulit sa e-services. Yan, tapos apply for calamity loan ulit. Tapos, ito na yung salary loan kasi ito. Pareho lang din kasi yung salary loan. Yung option na para ma-enroll na natin yung ating bank account, no? So, syempre dito na tayo sa calamity loan. Yan. So, nakalagay dito guys na kailangan nating mag-proceed sa banks. Parang mga agreement lang to. Tapos, kailangan personal mo yung bank account. Tapos, okay, kung i-click natin ito, no? may makita kayo dito, click here. So, dyan nyo po yan, i-click. Yan. Tapos, makita natin dito yung mga kwan, no?
Reminders, joint account is not acceptable. Ensure correctness of bank account information before enrolling through this facility for timely crediting a benefit, claim, or loan proceeds. So the card number indicated in your automated teller machine card may be different from your bank account number. Please refer to your recent bank validated deposit slip for the current bank account number. So hindi ko na to guys sa inyo kasi syempre masila na ano to. Basta dito lang may mga options dito kung anong bank yung ano nyo. So meron dito lahat na lang banks, dito Union Banks, mga ganun. No? Tapos syempre yung bank account number nyo dito. Yan. Tapos o-confirm nyo lang siya. Then mayroon ditong agreement, I have provided and reviewed the information. Here, I confirm the owner and the valid account number that I furnished. Tapos, i-click nyo to guys. I agree that this information, personal, ganun, ganun. So, enroll bank account. No? So, after nyo yan, ma-enroll yung bank account nyo, ganito na yung mag-a-appear, no? So, malalaman natin guys na successfully enrolled na tayo. Ito na yung mag-appear, no? You have successfully submitted your calamity loan application to SSS. Yung date and time, tapos kung ano yung bank na ginamit mo, tsaka yung bank account. Tapos, please take note down of the transaction number. Tapos, ito yung kung saan, di ba nag-detect sa atin yung SSS, nag-update na mga contribution natin. Diyan din yan siya, magsasend din yan siya dyan ng message na your calamity loan application for 20,000 filed on yung date was approved. Yan. Tapos, with the net proceeds, 19,800 pesos. So, salamat po guys sa panonood. Alright! So, ayun na nga guys, natapos na din yung ating tutorial on how to apply for a calamity loan sa SSS. Okay? So, one problem na na-encounter natin ay yung nakakalimutan natin ng ating mga 5-9 yung ating user ID and password. So, I'm going to make another vlog as well and I'm going to attach to this the link. I'm going to attach the link in this vlog. So, again, thank you so much for watching and for your support, guys. If bago ka pa lang sa aking YouTube channel, don't forget to like and also click the subscribe button and the notification bell for you to be updated for my upcoming videos. Thank you so much again. I love you all. Take care, everyone.